Hello mga kachika, welcome to my channel. It's Wins Chika Vlog. Bago natin umpisahan ang ating chikahan, don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. Enjoy watching. Angel Luxin Rumesbeck sa nagsabing ninakaw ni Chris ang alahas ni Imelda, she can afford to buy her own. Nagsalita ang kapamilya actress na si Angel Luxin ukol sa isyu na di umano'y pagnanakaw ni Chris Aquino sa alahas ni Imelda Marcos. Huli na naman kasing nabiktima ang bunsong kapatid ni dating Pangulong Benigno, Noynoy Aquino III ng mga nagpapakalat ng fake news. Sa kanyang Instagram story ay ibinahagi ng aktres ang art card mula sa Enquirer.net ukol sa paglalabas ng babala ni dating Chief Justice Lourdes Sereno sa mga netizens na patuloy na nagpapakalat ng maling impormasyon na ninakaw raw ng Queen of All Media ang necklace na pagmamay-ari ni Imelda. She can afford to buy her own jewelry with her hard-earned money. Thank you very much, saad ni Angel. Matatanda ang noong November 28 ay naglabas ng babala sa kanyang Facebook account ang dating Chief Justice sa mga netizens na ayaw tumigil sa pagbabahagi ng fake news. Criminal case na po ang maaaring harapin nyo sa pagbibintang na ginamit ni Chris Aquino ang alahas ni Imelda na ayon sa Supreme Court ay galing sa nakaw na yaman. Bangko Sentral ng Pilipinas at PCGG na po ang nagsabing imposible it, saad ni Sereno. Nakiusap rin ito sa mga netizens na kung may mga makikita silang shared posts o mga comments ukol kay Chris, ay agad na i-forward ang screenshot sa kanilang tanggapan upang ma-record ito. Yung mga may resibo ng ganitong comments, paki-forward po by PM sa akin, and I will forward. Gawin po natin itong activity laban sa irresponsibleng paggamit ng salita. Salamat po. Ilang taon na rin kumakalat ang balitang ito bagay na itinanggi na ni Chris Aquino noon pang 2016. The necklace I wore was made from cubic zirconia and silver, hindi po diamonds, not diamonds. In other words, fake sila, although Bottega Veneta naman, paglilinaw ni Chris. Enough. And the truth is on my side, including credit card receipts, dagdag pa nito. Ano kaya ang masabi nyo sa pahayag ni Chris na ito? Just comment down below.